May nabalitaan ho kasi ako na si Mystica raw ho ay nagnganganga. Oh no! Katulad nitong si Francis Leo Marcos, nagpabuya siya. Pero bakit hindi nyo rin makita kung ano yung mga hindi nyo nakikita? Porke ba? Ha? Nagpasiklab siya. Pero hindi nyo na makita rin kung ano yung mga bagay-bagay din na hindi rin niya naipakita sa inyo. Pero nakita ko. Nagpangako siya na magbigay ng 100 kavans doon sa mga nasunugan. Pero bakit hindi niya natupad? Because I am sure he was being manipulated by other people. No need for me to mention kung sino-sino ang mga yon. No need for me to mention kung sino yung nag-brainwash sa kanya for him not to give that. Pero it's not for me. It's for these people na mga nasunugan. Nagpangako siya. Inadmit din niya na magbibigay siya ng 100 kavans. Actually po, nung araw na nag-message sa akin si Mystica at nagre-request ng 100 kaban, ang nangyari po ay naubos po ang bigas dito. Pero kinabukasan po lahat ng natirang bigas, almost isang tonelada. Isang tonelada po mahigit. Ay ibinigay uwagad natin sa Barangay Santo Domingo, Quezon City, doon daw sa nasunugan. Sa pangunguna po ni Captain Michelle Ann Yu. Ayan po yung pangalan. Captain Michelle Ann Yu. So, Mystica, bago mo sana ako tirahin, tignan mo muna yung effort ko. Kasi unang-una, hindi ko obligasyon yan. Pero dahil nag-request ka sa akin, at dahil gusto kong tugunan, antimano, kinabukasan lahat ng naiwang bigas dito. Ulitin ko, Mystica, isang tonelada. Ha? One tons of rice. Pinatawag ko agad si Barangay Captain Michelle Anyu para pick upin dito. Yun yung kahuli-hulihang bigas bago abutan ng lockdown. So ang gawin mo, Mystica, nag-verify ka munang mabuti. Tanungin mo yung Barangay Kapitan dahil ang sabi mo Barangay Kapitan ng Santo Domingo sa Quezon City. So yun, ang Barangay Kapitan si Michelle Anyu. Paano ko makikilala? Punta ka sa kanya, tanungin mo kung nakakuha ba talaga ng isang tonelada. Okay? Alam nyo, ako napapagod minsan. Alam nyo kung bakit? Una, higit sa lahat, hindi ko ho ito obligasyon. Pero dahil sa tanging layunin ng isang pusong mapagmahal sa ating mga kababayan, kaya ito po ay aking ginagawa. Nakuha niyo po. Huwag niyo na akong batikusin. Tayo ng harap-harapan, edi magsuntukan na lang tayo, di ba? Nakakapagod kayo eh. Di ba? Imbis na kuda ka ng kuda kung ano meron ka itulong mo, kailangan tayo ng lipunan, kailangan tayo ng gobyerno. Nakakapikon na ho eh. Pagod na ho yung nararamdaman ko eh. Pero ang tanging natitira na lang ho lakas sa akin yung makita kong maihangon yung ating mga kababayan sa kahirapan eh. Ha? Masustain man lang yung pangangailangan ng ating mga taong bayan. Makaligtas man lang dito sa ating pinagdadaanan na